driver nem isso cua. Driver nem kami. Hello, aku tanya mah. Hello, ada latihan pulang. Ada. Mana bisa buat? Driver nem isso cua. Ano? Kalau kita itu kundi panlisikan ako ng butas ng ilong. Ano? O, di ba? Sir, hinahanap ko lang ho kayo kasi nag-aalala ako. Ang tagal yung lumabas eh. May nakita ka? May narinig ka? Nakita mo kami? Nakita ho, narinig. Wala ho akong nakita rito o narinig, kundi itong taong ito. Ako na naman! O, di ba? Lagi mo naman ako nakikita rito, di ba? Oo! O, paano ako naging magnanakaw? Hindi ako nagnanakaw! Pasensya na kayo, mga kumpadre. Hindi naman pala nagnanakaw itong driver ko. Kaya to, sa susunod, pag sinabi ko sa'yo, sasaksak yan ka maghintay, doon ka lang maghintay. Pasensya na ako kayo, sir. Hindi ka nang ano sa kanila. Sorry ho. Sorry ho. Pasensya na ho. Ganyan! Bantay! Huwag ka ba, Alice? Tayo na, tayo na, tayo na. Ano ko, sir? Hindi ako makapaniwala sa nakakita ko, sir. Yung mga tao, ginagawa nilang parang mga manok. Yung nawawalang maid, sir, eh. Ilalagay nila ng mga laking tare, tapos pinagsasabong nila. Hanggang may mamatay. Minsan, sir, dalaway na mamatay. At yung pustahan, ho, inaabot ng milyones. Talaga ho, mga pangmayaman lang. Saan ginaganap ang karumal-dumal na gawain ito? Sa isang mansion, sir, sa basement. Sulat ko ho yung address. Saan yung susunod na laban, tiyo? Sa bahay sana ni Roman. Pero nagpasabing may tinatayong bagong building doon, malapit sa kanila. Maraming tao, delikado. Si Willie, may warehouse sa Novaliches. Remote ang lugar na yon. Baka doon. Di ko alam yung warehouse ni Willie sa Novaliches. Bigay mo nga sa akin ang address na mapahanap ko agad sa driver ko. Felix, palitan mo na yung driver mo. Masyadong atribido. Dati yung pag-aari ni Doroteo Bailosis ang bahay, sir. Doroteo Bailosis? Yung Doroteo Bailosis na may-ari ng ferryboat business? Yes, sir. Pero ibinenta ko ang property sa isang nagangalang William McIntyre, isang British businessman 10 years ago, pero bumalik na po ito sa Britain. Sa ngayon, ibinenta po ang bahay sa isang German national na nagangalang Dance Coach. And to date, nasa pag-aari pa rin niya ang property na to. Anong profile ng Dance Coach na to? Wala nakaregister, sir. Chineck ko na sa immigration at saka sa German Embassy, wala. You have to raid the place right now. Katindi, hindi ka pwede sumama to protect your cover.
Nilikutan namin yung buong bahay. Nakita ko, sir? Walang tao? Wala ang isumang solid evidence na makapagpapatunay na may nagaganap ng patayan dito. Kailangan pa natin na mas matitibay na ebidensya, sir. I agree. Mas matitibay at mas marami pang ebidensya kaysa nakita ni Katindig. I agree, Gonzales. Milyonaryo ang babanggain natin. They can get the best lawyers. Kaya nilang baliin lahat na sasabihin ni Katindig. Anong plan niyo ngayon, Chief? We have to stop this operation immediately. Ni-raid ng Task Force Eagles ang bahay ko sa Quezon City kagabi. May nakapagbigay ng tip sa operation natin. Pasalamat tayo at may pagka-estupido ang nagbigay ng tip. Dahil ang buong akala niya, sa gabi na natin ginagawa ang sabong. Kaya sa gabi rin nila, sinagawa ang kanilang raid. Tinawag na sa akin ni Iskalian. Ang suggestion ko nga sa kanya, itigil muna ang laban for 2 weeks habang mainit ang sitwasyon. Darating nga si Iskal mamaya eh. Dapat ikondisyon muna natin ang mga muchacha. Para pag-resume ng laban, ay mas matindi ang sagupaan. Oh, baka si Iskal na to. Sa banyo lang ako ha. Yes? Mr. Chua, Chief Adan Abordo po of Task Force Eagles. Chief Abordo, what can I do for you? Imbitahan ho namin kayo sa opisina ng Eagles. May mga itatanong lang po kami. Wala akong alam sa sinasabi ninyo. Sa isip, hindi ko nga isip na may mga tao palang pagsasabungin ng kapwa niya tao na parang mga manok. Hindi ko magagawa ang ibinibintang ninyo sa akin. Mabait akong tao. Binibigyan ko nga ng trabaho yung mga maliliit na tao kagaya ng mga sales lady. Pagkatapos, ibibintang nyo sa akin yan? Hindi naman yata tama yun. May nakita sa inyo doon, Mr. Chua. Sino sila? Nagsisinungaling sila. Black propaganda yan. Para sirain ako. Para sirain ang image ng mall ko. Marami na akong mga kalaban sa negosyo. Sinisira ako. Nagsisinungaling lang sila. Diray ng bahay ko. Kanina dinampot na nila si Felix. Alam na ng otoridad ang laro natin. Kaya kinakailangan mag-ingat tayo, hindi lamang sa kilos natin, pati na rin sa mga nakakasama natin tuwing may laban tayo. Kasalanan nito ni Iskal. Naging pabayahan sa pagtapon ng mga napapatay ng mga chimay. Yan. Nabuksan to rin yung investigasyon. Huwag na tayong magsisihan, Teddy. Nagre-request si Skal na magpalit na tayo ng mga drivers at bodyguards dahil baka sila daw ang pinagmumulan ng leakage. Paano kung masintak si Felix? Ami sa Igres ang laro natin. Ayan. Iniimbestigahan ka rin ba dito? Ako ang witness laban sa inyo. Ikaw? Ikaw ang nagsumbong? Traitor ka! Binigyan kita ng trabaho, ito pa ang gaganti mo sa akin? Naniniwala kayo sa driver na yan? Pinadala lang yan ang kalabang ko para tuluyang malugi ang negosyo ko! Amo, hindi ako driver. Agent to ako. Tsapa ko. Set up po! Wala kayong sapat na ebidensya! I have to call to my lawyer. Hindi nyo ako maididitain dito! Wala kayong sapat na ebidensya! Matibay na ebidensya! Maganda suggestion mo, Skal. O, sige. May suggestion si Skal. Patatahimikin daw niya si Chua bago pa man ito tumilao. Pag pinatay si Chua, lalong titindi ang investigasyon. Baka lalo tayong matuntun.
Alam na rin niya ni Skal, Teddy. Nalulugi na yung mall ni Felix Chua, hindi ba? Ano naman na kinalaman ng nalulugi negosyo ni Felix sa barak na paglikid sa kanya? Gawa mo ng paraan to, attorney. Ayoko masira ang pangalan ko. Lalong malulugi ang mall ko nito kapag lumabas to sa mga dyaryo. Malaki na ang problema ng negosyo ko. Ayoko na madagdagan pa. Gawa mo ng paraan to. Asahan ko yan. Sige. Okay. Bye. Sino pa ang kunin niyang abogado, kahit gano'ng pakagaling, aamin sa atin yun. At importante, nakita ko sila, sir. At kay Mr. Chua mag-umpisa ang investigasyon natin. Katindig, mapera si Mr. Chua, ma-impluensya. Hindi natin siya agad-agad masisampahan ng kaso. For lack of sufficient evidence. Baka bigla na nga lang mga ibang bansa yun. Magpalamig, umiwas sa investigasyon. Habang dito, patuloy na nagaganap ang mga lihim na pagsasabi ng mga kaawa-awang katulong. Ang dapat nating malaman, kung sino ang utak sa likod ng mga kahayupang ito. Malalaman lang natin yun, sir, kung mapapasok natin ang laban. Imposible mangyari yun, Gonzales. Lumalapit ka pa lang doon, tinataboy ka na. Pwera na lang kung isa ka sa mga lalaban. Ano yung kailangan katulong? Iniisip mo ba yung iniisip ko? Magpapanggap akong katulong, sir. Magpapadukot ako sa kanila. Yun lang ang paraan para makakuha tayo ng impormasyon. Ako ang lalaban sa sinasabi niyong sabong ng mga katulong. Thank you.